At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Oposisyon sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Oo, naku, ang daming naninira kay Kapitan. Ito pa, may ipinost sila. Kurap daw si Kapitan at magnanakaw daw. Manyakis pa raw siya. Ang daming nagbabash sa kanya. Naku, Pining, hindi naman totoo yan. Matagal na natin siyang kasama, hindi ba? Pero wala pa naman tayong alam na ninakaw niya. At higit sa lahat, hindi totoo manyakis si Kapitan. Napakabait niyang tao, hindi ba, Pining? Totoo yan, Veronica. O, eto. May bago na namang paninira nila kay Kapitan. Sabi dito, naibigay na raw sa kanya yung ayuda na nanggaling kay Senador Jaime Ulanday. Yung tig sa 10,000, pero hindi raw ibinigay sa kabarangay niya. At ito pa, kakaibig to ah. Naku, may nagpost na ikaw rin ang sinisiraan, Veronica. May kabit ka rin daw. Ha? Ang abwisit ang mga yan ah. Eh, sino raw ang kabit ko? Sino, Pining? Ha? Ang sabi nila dito sa post nila, si Adonis daw na asawa ko ang kabit mo. Ano? Oh, totoo ba ito, Veronica? Totoo ba? Magsabi ka ng totoo. Ha? Oh, hindi! Walang katotohanan yan, Pining! Paninira lang nila yan para mag-resign ako. Umamin ka na, Veronica. Baka naman totoo ito, ha? Ano ka ba naman, Pining? Sabik lang ako sa isang kapatid na lalaki. Itinuring kong kuya si Adonis. Pero, binibigyan pala ng masamang kahulugan. At pati ba naman ikaw na tinuturing kong kaibigan? Nagdududa ka sa akin? Hindi ko kayang gawin yan. Ikaw pa naman tali kong kaibigan? Ang tratradurin ko? Kailanman hindi ko yan magagawa. Kahit mamatay man ako ngayon, kung totoo yan. Sige, kung pinapaniwalaan mo yan, kalimutan mo na ako isang matalik mong kaibigan. Dahil nawala ang tiwala mo sa akin. Veronica! Ayan, Bunjing. Nandito na tayo sa likod ng lumang gusali ng Hingaluan Elementary School. At tingnan na natin ang nakuha nating pera. Ha? Sige. Ilabas na natin yung sopa ni Lola Isang. Oo. Ito na. Sige na. Ang baho talaga ng sopa na. Tinan natin ang bulsa. Naku, tinalian pa. Siguro siya talagang lalain siyang na yun. Sige. Bahaw-bahaw. Punitin mo na, bilisan mo. Baka may makapansin sa atin dito. Hindi, pupunitin ko na. Yan. Ha? Ang daming pirap, pare. Sige, bilangin natin muna na. Bago natin kung paggatian, bilangin natin. Sige, ilawan mo ako. Tapos, ako ang magbibilang. At ako rin ang maghahati. Para walang lamangan sa atin. Hey, boy! Bunjeng, nasaan kayo? Ha? Naku, si Lola Insyang, nandiyan na. Hinahanap tayo. Tumapa tayo, pare. Para hindi tayo makita. Pari, mamamatay na yata ako. Nahihilo na ako. Naduduling pa. Ha? Pari, bakit anong nangyari sa'yo? Natapat ang mukha ko sa sopa ni Lola Isha. Ambaw talaga, pari. Ha?
Naku, tisin mo. Huwag kang gumalaw. Baka makita tayo. Veronica, patawarin mo na ako kung nakapagsalita man ako ng nakasakit sa iyong damdamin. Hindi ko sinasadya yun. Nabigla lang ako nang mabasa ko ang post nila. Masakit na masakit ang loob ko sa iyo, Pining. Pinaniwalaan mo ang nabasa mo sa post nila. Sorry na, friend. Hindi ko sinasadya. Nasaktan ang loob mo. Pero, intindi mo naman sana ako. Sino ba naman ang hindi mabibigla kapag ganun ang nabasa mo sa social media? Ayan, naniwala na siyang hindi totoo ang ipinost nila sa social media. Nakakainis, umalis na si Adonis. Hindi man lang kami nagkita. Mamimiss ko siya. Hindi ko makalimutan ang kaligayang binigay niya sa akin. Oh, Adonis, kailan kaya ulit tayo magkakaulayaw sa ligaya? Kailan naman kaya, Adonis? May sinasabi ka ba, friend? Ha? Sinasabi ka mo? Ah, wala, friend! Wala akong sinasabi! Wala! Yung lalaking payat na pangit, nako, may kapit pa lang matanda. May bago na namang pinag-uusapan ng mga malitis na ito. Eh, araw-araw na lang, may bago. Buti na lang at hindi nila napag-usapan si Tita Bibong. Ayaw ko na talaga. Ayaw ko na. Teka, si Tita Bibong yun. Ay, nako, anong nangyari? Tita, anong nangyari sa'yo? Sarina. Ha? Hindi ko na kaya. Ayaw ko na. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Libre ka na bang imang upo? Hindi. Ayaw ko na talaga. Masyado na nilang sinisira ang karangalan ko. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Bakit? Ano bang nangyari? Bakit umiiyak ng ganyan, ha? Ayan. Ayan, tingnan mo, ha? Ha? May nag-post sa social media na nagbutil daw kami ni Kagawad Adong at naglock pa raw kami. Matagal daw bago natanggal. Nagawa raw namin yun. Nag-viral na naglock. Ano? Sabala na sila, ha? Sino nag-post niyang sinasabi mo, tita? Sino? Hindi ko nga alam eh. Kaya gusto ko nagmamatay. Gusto ko nang mamatay! Magpapasagasa na lang ako sa isyube! O kaya iinom na lang ako ng lason para wala na itong problema ko! Itabi mo! Ano sasabihin ni Kagawad Asyong? Kagawad Asyong pala. Boy! Nakahanda na ba yung kuhan? Aros kaldo na pinaluto ko sa inyo ni Bunjeng? Boy! Ay, kung nakahanda na, ipabahagi nyo na, ha? Oo, Kagawad. Tama. Kapag natapos kayong mag-meeting, pwede na. Ay, pamahalin nyo na yan.
Kuwana, pare. Umpisa na natin na kuwana, paliwanagan ng mga taong nandito para malaman na nila ang maaga ang plataforma natin nitong darating na barangay election 2025, ha? Sige na, pare. Sige, ako na ang unang magsasalita. mga kabarangay ko, alam nyo, napaka-bobo ni Karyong. Nahihirapan siyang ayusin ang mga problema ng barangay. Ngayon, kung ako ng kapitan dito, gagawa ako ng proyekto ko. At mapagsilbihan kayo ng tama. Ha? Problema sa baradong drainage. Isa yan. Iwasan ang magtapon ng mga basura kung saan-saan. Maging alerto ang mga barangay officials. Dapat maglagay ng multa sa bawat mahuli ng opisyal na nagtatapon sa hindi tamang tapunan, hindi ba? Ay, tama! Ang galing mo talaga, kapawaan nyo nga! Nahari ka talaga! Para dapat kang maging kapitan o kaya po ng barangay. Oo naman! Matalino ka kaysa kapawaan! At ang susunod na magpapaliwanag sa inyo, si Kagawad Adong. Ipapaliwanag naman niya sa inyo kung paano ayusin ang problema sa double parking vehicle na sanhi ng pagiging traffic, ha? Kagawad Adong, ikaw naman ang magpaliwanag sa kanila, ha? Magandang oras sa inyo, mga kabarangay. Madali lang na resolve ng double parking vehicles. Ganito lang ang gagawin. Dapat may barangay official na umiikot sa mga kabarangay na tumingin kung may lumalabag sa pagdo-double park. Dapat mag-tow sila ng mga sasakyang hindi sumusunod sa patakaran. Dapat sabihan ng mga mamamayan na mag-park lang kung na dapat. Doon sa tapat ng bahay nila. Ayan. Yan lang ang gagawin. Tapos ang problema natin, hindi ba? Nako! Ang galing-galing ni Kagawad Adong! Mabuhay si Kagawad Adong! Mabuhay! 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 Mabuhay ang nalalapit ng maging kapitan natin, si Kagawad Asyong! Veronica, anong balita? Talaga bang disidido si Darwin na sampahan ng kaso si Punyang? Opo, Kap! Nako, delikado ang lagay ni Aling Punyang. Tutuluyan siya. Sabi raw ng abogado nila, gagawin nila ang lahat para mapakulong siya. Mabuti naman kung ganun, para magtanda siya. Sobra na kasi si Aling Punyang . Tingnan ninyo ang ginawa niya sa akin. Ipinagkarad niyang kabit mo ako. Tama ba yun, ha? Oo nga . Galit na galit rin ako sa kanya. Gusto ko na siya ng palayasin. Kasi wala naman akong karapatan na palayasin siya. Dahil bahay nilang magkapatid yung tinitirihan namin . Kung bakit kasi hindi ka pa nagpatayo ng sarili ninyong bahay, Kapi? Yan nga ang plano ko noon. Kaya lang sabi ni Bayaw, huwag na raw dahil walang titira sa mana nilang bahay. Doon na lang ako tumira. Ganun ba? Oo. Nagduro ba? Ay! Karyang! Veronica! Lumabas kayo dyan!
Huwag kayong magtaang sa loob ng barangay hall! Magmutel na lang kayo! Mabuti pa! Kap! Kap! Si Aring Punyang! Nasa labas! May dalang baril! Nagwawala! Kukuhan! Buwisit ang Punyang na yan! Mapapatay ko siya! Mapapatay ko siya! Ha? Ano gagawin mo? Papatay mo na siya? Ay, naku, wag! Naku, wag! Wag, kapitan! Wag! Huwag muna nating pag-usapan yan. Ang mahalaga sa akin makatulong ako sa mga kababayan ko. Ayaw kong may naaapi at gusto ko kayong ipagtanggol. Salamat sa inyo, Vice Mayor. Salamat. Salamat. May tumatawag sa akin. Si Hepe pala ito. Masagot nga sandali. Hello, Hepe. Napatawag ka. Anong problema mo? Hindi ako ang may problema, Vice Mayor, kundi ikaw. Ha? Ako? May problema? Anong ibig mong sabihin, Hebe? Vice Mayor, ang iyong kapatid na babae, ipinahuli sa amin dahil nagwawala. Nakahabol ng mga tao. Nagpapaputok. May dalang baril. 45 caliber. Kailangan na pumunta ka rito. Kung hindi, baka mapilitan ang mga tauhan kong barilin siya. Ano? Nako, ang walang hiyang kapatid kong yan. Sige, hulihin nyo kung lalaban siya. At barilin na ninyo sa ulo para mamatay na kaagad. Vice Mayor! Pare Bunjing, sa wakas, nakabili rin tayo ng bagong damit at sapatos natin. Ha? Oo, Pare Boy. Matagal lang hindi tayo nakakabili ng kwan ng mga bagong damit natin eh. Paano tayo makakabili? Wala naman tayong pera. Muti na lang at nakadiskarte tayo. Hindi, hanggang ngayon luma pa rin ang damit natin. Pero nalamangan mo ako sa Hatiana. Dapat lang na mas lamang ako sa'yo dahil ako ang nakaisip ng paraan para magkapira tayo. Kahit na, hindi mo maabot ang shirt pan ni Lola Insyang. Kaya akong nag-abot dahil mas matangkad ako sa'yo, hindi ba? Kaya dapat parehas ang Hatian natin. Huwag ka na magreklamo dahil tapos na ang Hatian. Basta, ibigay mo sa akin yung kulang. Tuma na! Tumahimik ka na! Tapos na nga Hatian! Shut up! Ano yung narinig kong pinag-uusapan ninyo tungkol sa Hatian? Ha? Kasi si Bunjing Lola, dinaya niya ako sa Hatian namin. Tumahimik ka. Anong tumahimik? Dinadaya mo na ako eh. Talagang mandaraya ka. Swidig ka. Huwag mong sabihin yan na sweetik ako. Bawiin mo yan, boy. Bawiin mo. Kundi mapapatay kita. Sige, patayin mo ako kung kaya mo. Subukan mo nga ng mga kam. Aray ko. Talagang sinusubukan mo ako, ha? Tama na yan. Ito sa'yo! Tinamaan ako sa panga! Hila ka! Pinatay mo si Lola Insyang! Kriminal ka na! Lola Insyang! Lola Insyang!
Ayan, inumpisa na nilang isang proyekto na naisipan kong proyekto. Ayan, tumatayo na. Oo, Kap. Ang daming pumupuri sa iyo sa social media dahil naumpisa na ang proyekto mo. Ayan, nagtatayo naman sila ng butika sa barangay. Oo, susunod dyan ang pagpapagawa natin ng bagong waiting shed. Isusunod na nila ang pagpapalaki ng mga kanal para kahit umulan ng malakas ay hindi aapaw ang tubig. Hindi na makakalimutan ng mga tao ang proyekto mo na ito, Kap. Tatatak sa isipan nila. Ay, oo naman, Pinay. Sana wala nang sumabog tayo sa mga susunod na proyekto, Kap. Kailangan na mabigyan ka uli ng award, Kap. Dahil ang dami mo nang natapos na proyekto. Ay, hindi ko na inangad yung mabigyan ako ng award. Ang mahalaga sa akin eh, mapasaya ko ang mga kabarangay ko. Tabagay, talagang believe din ako sa iyo, Kap. Kahit binabatikos ka nila sa social media, eh kalmado ka pa rin. Napakatahimik mong tao. Hindi ka mayabang, kaya... Oh, ito, Karen. Sir Ted, ito yung bagong proyekto ko. Ha, ako! Ang nagpapagawalahan dyan. O, tingnan nyo. Pinang, parang tinig ni Asyong yun eh. Eh, siya nga, Kap. At may kasamang media. At sinabi niyang siya raw ang nagpapagawa ng ipinatatayong butika sa barangay. Ano? Eh, Pinang, patawarin na lang ako ng Diyos eh. Ha? Bakit? Anong gagawin mo, Kap? Ano pa? Papatayin ko na ang Asyong na yan. Ano kaya ang gagawin ni Kapitan Karyong at Kagawad Asyong? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Oposisyon sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!